Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga bossing. No, dito nga po sa hearing sa may kongreso, sinagot nga po ni Colonel Marcos itong mga akusasyon, no, na binabato rin ni Espinosa, ni Kevin Espinosa, at nung dito mapapansin natin hindi sa pagano, naobserbahan ko lang, no, parang halos dinidikit na nila lahat, no, sa war on drugs yung mga problema, tapos parang sinisisi sa dating presidente, no, ng ating republika. So ngayon, ito, pakinggan po natin yung sagot ni Colonel Marcos sa mga akusasyon ni Kerwin Espinosa. Pakinggan po natin. Kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms. Not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation, found out by AMLA, amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na-positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya, magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli yung pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, the issuance po of search warrant, is kasi si Espinido po ang nag-raid, pero joined kami as investigation team. So, we were the one who filed the case. Kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng Samar, si Judge Sabari. Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest issue, Major Larraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yun. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung sandali lang, Colonel. Dyan. CHTV, Balitang Pilipinas, Bantay sa Bayan, para sa mga kurakot at mga gumagawa ng ilegal.